What's up guys, nagbabalik buwi. In today's video, pag-uusapan natin specifically Tower of Black Dragon, okay? Una-una sa lahat, para makapasok kayo dito sa Tower of Black Dragon, kailangan nyo ng entry pass, which is nasa description na yung link ng previous video ko kung paano makakuha ng entry pass dito sa Tower of Black Dragon. Ang kailangan nyo lang malaman is pag pumasok kayo sa Domination Server, pwede na kayo kaagad pumasok sa Tower of Black Dragon until matapos yung Domination Time nyo. So basically, 4 hours kayo pwede maglagi dito sa Tower of Black Dragon and pwede kayo mag-in and out sa loob ng Tower of Black Dragon pag nakapasok na kayo. So isang ticket lang kailangan mo i-consume sa isang araw if ever na gusto nyo pumasok sa Tower of Black Dragon. Okay? So yun. So ano bang pwedeng gawin natin dito sa Tower of Black Dragon? Ngayon guys, maraming pwedeng gawin dito sa loob ng Tower of Black Dragon. Una-una is yung pagpatay ng boss. Okay? Pagpatay ng boss. Which is, ang respawn point nyan, ang respawn time nyan is every third hour ng domination time nyo. So pag pumasok kayo ng alas 9, ang respawn niyan is 11, start nung 3rd hour, okay? 11, then pumasok kayo ng alas 3, ang respawn niyan is 5, okay? So, every 3rd hour, pangatlong oras, okay? Doon yun, mag-spawn yung boss. Buwi, bakit may nakikita akong boss pagpasok ko ng alas 9? Ngayon, kaya may boss dyan is ibig sabihin nun, hindi siya napatay nung previous time slot. So, walang pumatay dun sa boss nung previous time slot, kaya may nakikita kayong boss. Which is, mas maganda yun. Kumbaga, jackpot yun para sa inyo kasi pwede nyong patayin yung boss sa inyong time slot ng 2 beses. And, marami kayong makakuwang treasure chest. Okay? So, ayun yung unang-una. So, makikita mo yung ano, makikita mo naman sa mapa yung kung naka-respawn yung boss. Makikita niyo yung red boss dun sa pinaka dito sa mapang to, okay? So may red boss diyan kung buhay siya. Okay, so yun. The second one is yung living rate. Okay, yung living rate sa Tower of Black Dragon is 2 beses nagkakaroon or 2 time slot sa isang period of domination hour, okay? As you can see dito sa mapa, meron lang 4 na room nagre-respawn yung living rate. And ang respawn time ng living rate is, kunyari, pumasok kayo ng alas 9, ang respawn time niyan is every second hour and every the last hour, okay? So, pumasok kayo ng alas 9, alas 10 ang respawn time niyan with 30 minutes of duration and alas 12 with 30 minutes of duration. So, ganun yung living rate. Guys, kailangan nyo abangan yung living rate kasi if ever na nag-spawn yung living rate boss, marami kayong pwedeng makuwang chest or marami kayong pwedeng makuwang reward, okay? So, one thing na kailangan yung abangan pag pumasok kayo ng Tower of Black Dragon, living rate, okay? The next one is, kailangan siya patayin para makakuha kayo ng badge for summon bosses, okay? So, sino yun? Kundi, eto, si Yongyong. So, papakita ko yung maps kung saan yung spot niya lumalabas. And random guys, random lang si Yongyong lumabas. So, kailangan nyo paikot-ikot kayo sa loob ng Tower of Black Dragon para makita siya. Then, maspatan nyo. Kung naspatan nyo si Yongyong, patayin nyo na agad siya. And may chance kayo makakuha ng drop na summon badge sa loob ng Tower of Black Dragon. So, dyan sa mga room na yan, lumalabas si Yongyong. So, time to time, pwede nyo puntahan yan. Check nyo lagi kung may Yongyong na lumalabas. Kailangan nyo mapatay si Yongyong sa loob ng Tower of Black Dragon. One of the needed to kill sa loob ng Tower of Black Dragon. And after defeating Yongyong, sunod na pwede nyo gawin is to summon the badge na nakukuha nyo kay Yongyong. Si Yongyong nagbibigay ng 3 klaseng badge. Okay? Then meron kayong 3 pwedeng puntahan na summon room. Okay? So, ito, nakikita nyo na sa mapa, 3 room dyan, pwede nyo puntahan. May specific na badge per room na drop ni Yongyong. So, dyan, pwede nyo isummon yung mga bosses or summon boss. Okay? So, be careful guys sa pag-summon kasi ang Tower of Black Dragon is
PK area. So, be careful. Dapat marami kayong ally. Dapat marami kayong friends while summoning the boss. Okay? So, one thing yun kasi, alam ko, meron siyang request mission sa boss na yan. The next one is defeating unique bosses. So, maraming nagre-respond. Kung paano lumabas yung unique bosses, kailangan nyo muna pumatay ng unique monster. Which is parang rift sa labyrinth, no? So, pag mapatay nyo yung unique monster sa loob ng Tower of Black Dragon, may magre-respawn na unique boss. So, parang rift na rift to, kaso lang, ang lumalabas is boss sa loob ng Tower of Black Dragon. Then, may mga area. What you can see dito sa mapa, may mga highlighted area. Pag nakapatay ka dito sa kunyari sa kulay blue na highlighted area, pag nakapatay ka ng unique monster dito sa blue area lang rin lalabas yung unique boss. So meron lang naman diyang apat na area. So kayo na bahala kung makapatay kayo ng monster na unique boss within this area. Alam niyo na kung saan niyo pwedeng hanapin yung unique boss, okay? So good luck sa inyo sa paghahanap ng unique boss. The next one is hidden warp portal or hidden warp point para makapasok kayo sa hidden room ng Tower of Black Dragon. Ngayon, paano lumalabas yung hidden room or hidden warp? Kailangan nyo lang rin pumatay ng isang unique monster, okay? So, it's random siya lumalabas sa loob ng Tower of Black Dragon. So, kung mapatay yun, lalabas yung hidden room, tsaka yung hidden portal. So, paano makikita yung hidden portal? It's random. Random din sa loob ng Tower of Black Dragon, yung spawn ng hidden portal. So, kayo na bahala maghanap pag notify na may lumabas na hidden room. It's time to explore the rooms or places sa map, no? Sa buong map. Kailangan nyo explore yan, hanapin nyo yung hidden warp portal. Ngayon, ito yung mukha ng hidden warp portal dito sa Tower of Black Dragon. As you can see, guys, mahirap tong hidden room kasi abangan. Magiging abangan yan, guys, no? So, pagpasok nyo dyan, babagsak kayo sa safe zone, then sa paglabas nyo dyan, is killing. So, maliit na room lang to. So, magre-respawn yan na may boss, tapos may mga living rate. Ngayon, kailangan nyo lang patayin yan para makakuha kayo ng chest. Ngayon, guys, depende yan sa mga kasabayan nyo. May mga strat dito. Kung marami kayo, may magandang strat dito. Poprotect nyo yung, warp portal to hidden room sa labas para hindi wala na makapasok. To secure the loots na nasa loob ng hidden room. So, depende na sa inyo kung anong gagawin nyo. Kung wala kayong, kung marami kayong kaaway, depende na sa inyo kung anong take nyo dyan, kung anong kailangan nyong gawin. Kasi guys, to enter hidden room, kailangan nyo muna i-gather or parang may channeling pa bago makapasok ng hidden room. So, pag tinira nyo yun, yung nag-channel, yung tao, yung person na gusto pumasok sa hidden room, makakancel yung pagpasok nyo sa hidden room, okay? So, depende na sa inyo yan kung paano nyo didiskartehan yan para masolo nyo yung loob ng hidden room and yung mga treasure sa loob ng hidden room. Okay? The last one, guys, is yung gathering node. So, papakita ako kung saan lumalabas yung gathering node. Pero, guys, medyo mahirap makuha tong gathering node. Kasi, guys, kailangan nyo muna mag-collect ng mga node sa loob ng Tower of Black Dragon. So, hahanapin nyo pa yun, kukulik nyo pa yun. Medyo mahirap yun. So, pero kung na-obtain nyo yung mga materials na kailangan nyo ma-collect para masummon yung Splendid Gathering Node, is okay na okay yun. So, may requirements kasi yung Gathering Node. As of now, hindi ko pa alam kung paano. So, I think another content na lang to, yung tungkol sa Gathering Node. So, kayo na bahala mag-explore. Anyways, guys, dito sa Tower of Black Dragon, maganda rin dito. Hindi lang hindi lang XP maganda dito, guys, no? Hindi lang yung mga unique boss, hindi lang living rate ang pwedeng gawin dito. Pwede rin kayo mag-gather, mag-mine, and mag-energy dito. Lalo na yung energy, guys. Kasi doble yung kuha nyo pag sa energy kayo. For example, kuha nyo lang sa legendary energy sa labas or sa
MS or SP8F is nasa around 500 dito, ang per gathering ng energy is around 1000 plus. So guys, napakaganda rin dito mag-gather ng energy, napakaganda rin dito mag-gather ng herbs and ore. Okay, so maraming pwede kayong gawin dito. Pwede kayong mapikay kung trip nyo. Be careful guys, kasi 5 lang yung life nyo. So be careful, sana hindi masayang yung pagpasok nyo ng Tower Black Dragon, yung entry pass nyo. Sayang na sayang. So guys, be careful talaga, no. So I think that's it. Sana may natutunan kayo sa video na to. Good luck sa pag-venture sa loob ng Tower Black Dragon. This is Buwi guys, don't forget to hit the subscribe button, bell notification, tsaka like button ng ating videos. And guys, see you in the next video. Peace out. Babush.